Sa Naga City, Cebu naman, isa sa mga natrap sa gumuhong lupa ang nakapag-text pa umano para magpasaklolo. Ito ngayon ang nagbibigay pag-asa sa mga residenteng patuloy na naghahanap sa mga natabunan nilang kaanak. Mula sa Naga, Cebu, nakatutok live si Sandra Ginaldo. Sandra. Yes, iba, narito ako ngayon sa command center dito sa Barangay Tinaan. At ito po ay walking distance lamang mula doon sa tinatawag nila na Ground Zero. Ang lugar po na ito ay pinagdadalhan ng mga na-rescue at ayon po sa mga otoridad ay siyam ang kanila ng na-rescue ng buhay. At meron din pong 29 naman po na katawan na na-recover ngayong araw. Ganun pa man ay umaasa po sila na meron pa rin makukuhang buhay sa mga susunod na araw. Kahit pira-piraso na, nakilala ni Dennis Pansoy ang kanyang bahay sa Barangay Tinaan, Naga City, Cebu. Yung cable, amin yan eh. Uh-uh. Yung door jam, amin yan. Walang ibang ganyang pintuan dyan eh. Amin lang. Ano pa? Cortina? Cortina. Nasaan? Nandun. Uh-uh. Sa ilalim. Ang tali ng duya ng kanyang bunso, ang isa sa masakit na palatandaang dito nakalibing ang bahay ng kanyang pamilya. Isang malaking bato ang nakadagan sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Dahil pumasok siya sa trabaho, naiwan daw sa bahay ang kanyang asawa at dalawang anak na edad 6 at 12. Hirap ma-rescue dyan. Daming bato nakatabon. Pero umaasa pa rin po ba kayo? May pag-asa pa po ba kayo na buhay sila? Siguro baka may miracle dyan. Nasa gitna ng pangungulila at pag-asa si Dennis. Katulad ng ilang mga residente na naghihintay. Patuloy na umaasa dahil sa text message na mula raw sa isang natrap sa guho na pinaniniwalaan maging ng mayor ng Naga City, Cebu. Meron mga few hours ago, nandyan pa, oo. Yes. Signs of life, mga tatlo, dalawa. Oo, yes. That's why yung nag-demolish na kami ng mga houses to create a great, mas medyo wide ba, to have access sa current ground zero natin. And we are hopeful that we will still recover people nga buhi pa. Sa tinatawag nilang ground zero, sinasabing nagmula ang text. Ilang backhoe ang walang tigil na humahakot sa lupang nakasaklob sa mga bahay. Nang bumisita si DNR Secretary Roy Simatu, isang babae ang umapila sa kanya para sa 6 na miyembro ng Ubas family na natabunan. Sa kanyang pagbisita, nag-imbestiga rin si Simatu. I was looking for the possible cause of the landslide, and was it because of quarrying, or was it because of the weather, or whatever, or there was the rain? Dahil ba sa quarry o hindi? Dahil quarry, ma'am. Sa ano ko, sa tingin ko, dahil quarry, kasi kung hindi pa lang ginalaw, yan, hindi pa lang ginalaw ang lupa, yan, hindi talaga mag-landslide. Mula dito sa footbridge na to, matatanaw yung ilog na ngayon ay natabunan na ng lupa mula sa gumuhong bahagi ng bundok. Ang ginagawa ngayon ng mga otoridad ay hinuhukay uli no, yung lupa para makadaan daw yung tubig sakaling muling umulan. Sa likod ng bahay na ito, huminto ang landslide kaya naman kanina hinakot na ng may-ari ang lahat ng laman ng bahay. Hindi raw kasi ligtas doon lalo't hindi pa naman tapos ang tag-ulan. Pansamantala, kung hindi na nila kami pabalikin, wala, no choice. Ilang katawan pa ang na-recover ngayong araw mula sa landslide area. Sa ganitong sitwasyon, bawat oras ay mahalaga. Gumamit ng sniffing dogs ang mga rescuer malapit sa itinuturong bahay ni Dennis. Nang may maamoy ang aso, sinimula nila itong hukayin. Alang-alang sa isang amang naghihintay para sa kanyang mag-iina. Iban sa ngayon ay dadala lamang dito nitong si Nito Gipuit, 50 years old, isa po yan sa sinasabing survivor. Pero ganun pa man, kanya po nilinaw na yung bahay niya ay hindi naman natabunan, kundi na-isolate ng mga pagguho. Iban? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.